Hi guys! Welcome back sa ating channel, Aldea TV. Samahan niyo akong explore ang isang nakaka-relax na lugar dito sa Antipolo. Ngayon pala, may kasama ako. Pasok! Okay, hi guys! Kung gusto mo nang mabilis ang getaway na talagang gusto mo ma-relax, chill, tapos hindi mo marinig yung ingay ng mga sasakyan, walang pollution, so napaaga na dito guys. Chill lang kayo dyan and stay tuned. Papasyal namin kayo. Manghuli kami isla. Gagalingan ko guys. Yes. So ito guys, yung kanilang main gate. Salamat Bukid Hideaway. So tara, pasok tayo. Wow, yun ang sasalubong sa'yo. Wow. So tingin nyo naman guys, napaka nature na nature at probinsya-probinsya yung dating niya. So gusto ko lang pakita sa inyo yung mga spots. Unahin na natin doon sa part na to. Dito pa lang, pwedeng-pwede ka na mag-post-post pang Instagram. Post sa mga gamit nila is mga rustic. Kahoy-kahoy. Oh, nice. So guys, may mga lovebirds din sila. Oh, ang cute. Hi guys, dito naman tayo pupunta sa dito ang gano'n din. May flower. Pwede ka mag-picture-picture. Pang IG. Dito. Chill-chill ka lang dito. Ang maririnig mo lang, katahimigan lang. Wala ka na. Ibon, gano'n. Gano'n ang place, no? Kumbaga, ano siya, yung parang layo mo sa Metro Manila. Pagpasok natin, ay Billiard. Pero hindi ako marunong. Gayaan na natin. Andrew and Jackie. Uy, kapangalan ko pala yan. Ride out. Ang ganda ng setup nila. Wow. So guys, oh. Lang galing mo yung ganyan. So meron kang konting ano dito, provincial view pag dito ka banda sa gilid. So guys, ang ganda ng dining nila, oh. Anong kahoy ito? Siguro I think na ano to. So alam mo yon kung mag-help kayo ng mga team building o yung mga business meeting, parang ang ganda dito kasi unang-una, ma-refresh yung mind nyo. Pag alam mo mga storm, ang tag doon, ang brainstorming sa mga businesses, sa mga plano ninyo, alam mo yon yung tatahakin ng team nyo sa company. Alam mo, pag nag-meeting kayo dito, for sure, ang dami nyo mapag-uusapan, ang dami nyo mabubuong plano. Kasi ang presyo ng lugar, tapos walang ingay ka marinig, wala akong narinig na kahit anong sasakyan, kahit anong ingay sa labas, like nagbibidyo okay or whatever. Kumbaga napakatahimik ng place. Tapos, ang bigat ng upuan. Ang ganda ng kahoy. O diba, napaka ano lang. So meeting-meeting kunyari. Yung mga may lolo-lola pa dyan, siguro familiar kayo dito. Ako nung buhay pa yung lola ko, may ganda talaga siya eh. Kaya nung na-dead siya, hindi ko alam kung saan napunta yung ganito niya. Tawag dito, tumba-tumba. Nakalagak sa meron pang patunga ng paa. Diba? Ganyan pa lang. Kada puntahan mo, may makikita kang ganito. Kada linun mo dyan, may makikita kang ganun. Like na lang dito, di ba? May ano sila, mayroon silang mini bar. Parang masarap dito ng ano, yung may kadate ka. Yung parang usap lang kayo. Usapan nyo yung future ninyo, yung kasal ninyo, no? Okay, sana ako. Tapos dito sa part na to, dito yung kusina, guys. O, di ba? Tingin ko, sasarap ka magluto dito. So, pwede ka mag-prepare dito, mag-iwa-iwa. Napaka-native nung kala nila guys, diba? Ang tawag dito, kalang di kahoy or di uling. So, masarap pagluto dyan. Pero, kung medyo wala ka namang talent sa pagluluto gamit ang uling, meron naman sila nito, provided naman. Nice. Tapos, provided naman guys yung mga ano, yung marami kayong pwedeng paglutuan. So, pili na lang kayo dyan kung anong gusto nyong gamitin. Meron silang microwave oven. So, gusto mag-init ang pagkain. May ref. Dito, likod. Tapos guys, kung gusto mong sumilip-silip ng para ka nga lang, ano yun, parang gusto mong sumilip ng gubat. Yeah, teka, punta ka dito. Ayun ako. Diba? Nga pala guys, sa lugar na to, wala pang swimming pool. Pero yan, nakikita nyo na yan. Yan yung bubuksan nila na area. Malaki pa yan eh, oh. Diyan sila maglalagay ng swimming pool. So I think siguro, hindi ko lang alam kung kailan nila simulan, no? Pero pag nagkaroon ng swimming pool dyan, syempre mas maganda. Mas madadagdag yung activity nila. Pero kayo mag-alala, wala pang swimming pool ngayon, pero merong water activity kayo na pwedeng gawin kung gusto nyo mabasa, gusto nyo magbabahal. Mamaya, silipin natin. Pag labas mo doon, pwede ka naman dito mag-relax. Chill lang, ganun. Pwede kang pang madam dito. Ganun. Para kang ganun eh, para kang anak ni Marcos. diba? Pero na nagaganda, di pa ako matanda. Pag-ising mo dito kasi silip. Pwede kayo dito tawanan lang. Tawa-tawa lang kayo ng mga pamilya. Ito pala guys, ako may likay sa books.
Mahilig ka ba sa books na? Hindi. Facebook. Ako mahilig ako sa book Facebook. So yan guys, oh, yan, yan. Pwede ka magbasa-basa dyan. O di ba, ang dami nilang, ano, ang dami nilang libro. Yun, no? Cute, no? Ito yung kanilang garden area or open area na I think pwede ka mag hold ng mga events dito, like siguro wedding. Tara guys, pupuntahan naman natin yung water activity na pwede niyong gawin. Yes, that's right. Ayan na. Siyempre, bago ka mangulong isda, kailangan nyo na eh. Yes. Dito guys, meron silang mini pan, mini fish pan. So, pwede kayo mamingwit. Libre lang daw dito. Kasama na pag nag-entrance kayo. Tapos, yung mauhuli nyo, pwede nyo nang lutuin at the same time. So, try natin mangisda. So guys, ang chill ng ano, ano, ng ano nila, ng tawag dito, ng pagka-design nila. Alam mo yung pag-family outing or family bonding, alam mo yung ang kulit eh, parang habang nagkakantuhan kayo, may nagbababa sa tubig, siguro pwedeng bubble bath. Tapos yung iba siguro, chill-chill, nagkakape dito. Tapos the main, ano pa doon, may ratang pa doon na pwedeng upuan. At sa pag-ikot natin sa kanilang bukid, itong spot na to talaga yung pinaka nagustuhan ko, itong spot na to. Kasi parang ano mo yun, chill-chill, ang sarap sa pakaramdam, tapos marirelax ka talaga. At the same time, kasi pag, alam mo, pag mga gantong mga materials na ginamit, sa mata mo palang nakaka-relax na eh, di ba? How much more pa pag na-feel mo sila pag nakakaupo ka. Tapos dito, kung gusto mo ng, kung gusto mo ng, ah, higa-higa, yan, di ba? Dito, pwede lang. Kung ang sarap po. Chill-chill lang. Tapos, may Cleopatra pa. Di ba? Parang, anywhere na pumunta ka pa sa spot na to, marirelax ka. Di ba? Makakapagpahinga ka na maayos. Kaya nga sabi ko sa iyo, kung stress sa buhay mo, kung ina-attack ka ng anxiety, punta ka dito. Iyayin mo pamilya mo, iyayin mo yung mga kaibigan mo, barkada mo. Mag-unwind kayo. Huwag yung hayaan na lamunin kayo ng stress. Okay? So, welcome dito. Welcome sa space nila. And mamaya pag-uusapan natin yung rates. Puntahan naman natin yung kubo nila na to. Dito pwede daw matulog. Check natin. Okay? Yan. Presko-presko. Right. So, yan. Ito yung kama nila. So, double deck siya, guys. So, I think dito, pwede couple dito. Or kung may kasama kang baby, pwede pa siguro. Kasya pa kayo dyan. Tapos, double deck siya. Yan. So, good to for family. Tapos, pwede siya dito. Ayan, kahit ng salamin. O, di ba? Parang habit. Tapos dito, pwede kayo ditong tambay-tambay. Yan, kwento-kwentuhan. So on. Guys, kasama natin ngayon si Ate Sheila. Siya yung nangangalaga sa napakagandang lugar na to. Salamat, Bukid Hideaway. Okay. So ngayon, tanongin natin sa Ate Sheila kung ano ba yung mga dapat nating tandaan pag pupunta tayo dito. Ano po ba ito yung capacity ng lugar natin? Ilang packs yung kayang i-accommodate? Apat. Ang package po nito, 5,000 AM, tapos yung out, 4 PM. Okay. So, 20 to 25 packs, 5,000 pesos. Ang check-in nyo ay 8 AM hanggang 4 PM. Okay. Okay, hanggang 4 PM. Pag night po, ate? Pag isang araw naman. Ay, yung parang 22 hours. Opo, okay, 22 okay. Hours, 9,000. Uy, namura lang guys, ha? 9,000, 22 hours. 8 AM hanggang 6 AM. Ah, okay. 200 kapag sumabla kayo ng 25. Pag overnight naman po, ang check-in 6 p.m. hanggang 6 a.m. kinabukasan, 8 to 10 packs, 5,000 lang din po. 8 to 10 packs po pag overnight? Opo. Okay. Pero pag day, 20 to 25? Opo. Ah, kasi yung tutulugan niya tang, okay. Ah, yung pala guys, okay. Apat lang yung tent kasi, tapos yung kubo lang. Okay. So yun pala, kaya baka magtaka kayo bakit pagka night ay mas onti lang ang pwedeng accommodate. Dahil po yan sa tulugan. Kasi dito medyo ano pa, hindi pa ganun karami yung tulugan. May kubo sila doon, tapos pwede kayo maglatag ng tent. Apat daw yung tent na available. Provided na nila yun guys, hindi nyo nababayaran yung libre na yun. So pwede kayo magdala ng anything, pagkain, inumin, walang problema doon.
Basta guys, siguro ano lang, respeto sa lugar kasi napakaganda talaga ng lugar, napakalinis. So sana pag pumunta tayo dito, eh kung paano nila inaalagaan yung kanilang hideaway, salamat bukid, eh sana ganun din tayo. Kumbaga magpakita tayo ng malasakit sa napakagandang place na to. So yun pala guys, meron lang sila diba bathtub, yung nakita natin kanina, yung open area doon. Pero meron pala silang provided na swimming pool, yung portable swimming pool na pambata natin sila. Opo. Mga gano'ng kalaki yun natin? Malaki din. Ah, malaki din. So, pwede pala guys. So, ano pang hahanapin mo, diba? So, kung gusto mong magbasa-basa lang naman, lub-lub-lub-lub, pwede na yun. So guys, maraming salamat sa panonood. So, kung bago ka pa lang guys sa channel natin, baka pwede pa-subscribe naman and click mo na rin yung notification bell para update sa mga video natin. So, ito yung kasama natin kanina, si Monet. Pakita ka naman eh. Iyon, no? Ah. So, di guys, take a nena. And sa Ate Sheila, Ate Sheila, hi ka naman. And shoutout po sa owners ng place na to. Maraming salamat po for letting us to picture your wonderful place. Maraming salamat po. We're very grateful. Bye! Bye! See you on our next vlog. Yes! Sheila, paano po pala pumunta dito? Kasi diba kung may sasakyan ka, syempre Google Maps lang. Pero paano po pag-commute? Ano po, kunwari, magagaling kayo ng Masinag, sakay po kayo ng painaan na signboard, baba kayo ng Veterans. Pagdating naman po sa Veterans, sakay na lang po kayo ng tricycle, sabihin nyo na lang po sa tricycle area B. Dito na po kayo ihatid sa Salamat Bukid. Ah, sabihin na lang pa Salamat Bukid Hideaway, no? Opo. Okay. Thank you, Ate Sheila. Sige po.